Hello guys, good morning. Ayan, so another video tutorial po tayo today. So yung pag-uusapan po natin ngayong araw is all about bills payment. Ayan, so paano nga ba nagtatransact ng bills payment using our unified e-cash system? And magkano yung possible na pwede mong kitain, di ba? Sa pag-o-offer, syempre, nung isa sa malupit na service natin, which is yung bills payment business natin. Ayan, kaya guys, kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, ayan, please click like, share, and subscribe. And syempre, hit the bell button para lagi kang updated sa mga videos natin. So with that, ayan, enjoy the video guys! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand. Hello guys! Ayan, we're back. So ngayon, ituturo ko sa inyo, di ba, kumbaga, magta-transact tayo or ituturo ko sa inyo paano ba tayo nagta-transact ng bills payment using our unified e-cash system. So specifically in this video, yung gagamitin ko po is yung ating Android mobile application. Ayan. So kung Android user ka, so for sure alam na alam mo tong Android mobile application natin. So sa mga, syempre sa mga baguhan po dito sa channel ko, ayan, so mostly po ng mga transactions na ginagawa ko dito sa business natin na ginagawa, syempre I'm using syempre yung cellphone ko lang, yung which is yung Android phone ko. Kaya mostly ng mga transactions ko is yung Android application natin yung ginagamit ko. So ngayon guys, ayan, start tayo. So dito, di ba, andito na ako sa loob ng e-cash account natin. Ibig sabihin nakalagin ako. So dito sa left side, makikita nyo, di ba, yung lahat ng services na meron tayo. So ngayon in this video, syempre bills payment po yung focus natin. So click ko po yung bills payment. Ayan. Kagandahan dito guys, makikita nyo, pag-click ko ng bills payment, lumabas lahat ng categories, di ba? Kumbaga yung mga iba't ibang billers or iba't ibang categories ng mga billers, di ba, na pwede nating i-transact dito po sa system natin. So makikita nyo, merong utilities, telecom, airlines, credit cards, government, insurance, schools, others, e-cash top-up, tsaka MCWD. Ngayon, papakita ko sa inyo one by one, syempre, kung ano yung nilalaman ng mga categories na to dito sa bills payment natin. Sa system. Ayan. So, first, click ko po yung utilities natin. Ayan. Makikita nyo, guys, dito sa utilities, ayan, sabi niya, select biller. Ayan. Tapos, ito, guys, basahin natin. May important reminders kasi. Tandaan nyo dito sa Unified, importante lang, basta nagbabasa ka. Ayan, kasi minsan, yung system na mismo yung nagsasabi ng mga dapat nating malaman, syempre, dito sa business natin. Ito, sabi niya, customer needs to present their statement of account over the counter. Ayan. Siyempre yun pag outlet ka. Pero since nga ako, ito home-based account dealer ka or home-based dealer ka ni Unified Products and Services. So, siyempre hindi ka naman counter. What if yung friend mo, minessage ka lang, uy, pabayad nga ako ng bill. Ayan. Pero ito yung suggestion guys, ha, which is tama din naman. Pag nag-a-accept tayo ng bills payment, mas maganda ipakita nila sa atin or kahit picture na lang, di ba? Picturean nila, isend nila sa atin through messenger or kahit email. Ayan. Yung statement of account mismo. So, hindi ko po sinasuggest na itatype lang nila yung mga details or kunwari account, example Meralco, ano yung account number nila sa Meralco, magkano yung amount. So hindi ko sinasuggest na isi-send lang nila through yung pag-type, through messenger or through text. So mas maganda, advisable pa din, hingin natin yung copy ng statement of account nila para at least ma-double check natin yung details. Ayan. So ito, sabi niya, inform the customer of the 3 days posting of bills payment transaction. Ayan. So very important to guys kasi may mga times kasi na yung bills payment natin, hindi siya real-time nagpo-post. Diba? Ito, kaya nga sabi niya, inform the customer of the 3 days posting of bills payment transaction. Pero not all the time naman, 3 days yung aantayin. Ako, minsan may mga transaction ako within the day. Minsan nga, after 30 minutes lang. Kumbaga, nag-posted na agad yung payment, pumasok na siya agad. Basta yung ako, yung iniisip ko lang doon, kailangan, pag nag-transact tayo, kung gusto niyo mabilis ang pag-post ng transaction, banking hours yung susundin natin. Ibig sabihin, Monday to Friday, 9 to 4 p.m. So, ibig sabihin, pag example, what if nag-transact ka Friday nung gabi? No, so, hindi talaga magpo-post yun ng Saturday tsaka Sunday. So, possible be Monday na yun mag yung posting, kumbaga nung payment. So, dapat i-explain din natin sa client. At sila, hindi sila mag-expect na, uy, ba't ganun, hindi pa nagpo-post yung ano, hindi pa posted yung payment ko, parang ganun. Ito, next na in reminder, accept cash payment from customer or subscribers if a statement of account billing from specified biller institution is presented, provided such payment is full or no partial exact amount.
ano ba to? Not overdue and without any arrears such as disconnection notice and or unpaid previous bill. Very important na tandaan natin to guys. Dito sa bills payment natin sa Unified, huwag tayong tumanggap ng yung may disconnection notice and huwag tayong tatanggap ng ano nung may tawag ba nito yung overdue. Ayan. So, at least yung pinaka-safe doon 3 days before yung due date niya, yun yung pag-accept natin sa bills payment. For security na din na syempre aabot yung payment nila before due date, 'di ba? So, minsan kasi may nagbabayad, alam mo naman tayo mga Pinoy, 'di ba, na magbabayad tayo ng bill, 'di ba? Kung kailan na yung due date mismo, doon pa lang tayo magbabayad or minsan nga dinidelay pa. So, dito sa atin, guys, at least hindi ka din mahassle sa transactions mo. Yung tatanggapin natin yung ano, bawal yung overdue, walang disconnection notice kasi pag may disconnection notice 'yan, mas advisable doon na sila dumiretso sa ano sa biller mismo, 'di ba, sa office ng biller. Ayan, para mas mabilis yung pag-transact nila. Ayan, tapos sabi dito, after every transaction, download and print acknowledgement receipt. Original copy of the acknowledgement receipt will be issued to the customer as proof of payment. Ayan. So, sabi niya, note, collections received after the clearing cut-off time of 3:45. 3:45 pala guys yung cut-off time natin. Ayan. So, ibig sabihin, pag na-transact ka, cut-off na or beyond cut-off na. So, next transaction day na kumbaga. Ay, ito sabi niya, next banking day na siya kumbaga parang ipaprocess. Ayan. So, okay lang din naman. Pwede ka mag-accept. Actually, dito guys, pwede ka mag-transact sa bills payment natin 24/7. Ibig sabihin, kahit gabi, kahit madaling araw, pwede ka mag-transact. Pero syempre, yung pag-process or yung pag-posting nung payment, banking hours pa yung follow natin. Ayan. So, dapat in-explain natin sa customer. Dapat alam natin yon as Unified member. Ayan guys, ngayon nandito ako sa utilities. Click natin yung select biller. And move ko lang tong konti. Ayan guys, makikita natin Batangas Electric Cooperative 1, Cooperative 2, Cable Link, Cagayan 1 Electric Cooperative. Ayan, Cagayan Valley yan. Meron tayong Signal TV, Easy Trip, Kabangkalan Water District, Laguna Water, Manila Water. Ayan, Maynilad, Meralco, Pangasinan, Planet, ano ba to? CATV. Ayan, hindi ko alam kung ano yan. Ayan, Santa Maria Water District and Visayan Electric Company. Ngayon, kung makikita nyo guys, yung dito is yung billers na pwede tayong mag-transact under sa utilities ng bills payment natin. So, baka nagtataka ka ba? Ay, but sir, yung taga dito kami sa isang bang lugar. Example, ako taga Iloilo ako. Sir, taga Iloilo ako, but wala dito yung ano, yung bills, yung kuryente namin. Di pa ba pwede magbayad ng kuryente namin using yung unified system? Ayan. So, ito guys, tandaan nyo lang na as of now kasi, limited yung billers na meron sa system natin. Pero okay lang din naman yun kasi marami pa din naman tayong magagamit. Pero ang good news kasi niyan, kumbaga yung company natin, yung Unified Products and Services, is kumbaga naka-tie up na tayo or tapos na tayo sa contract signing in partnership with Bayad Center or yung Bayad Center by Meralco. Kagandahan dun guys, di ba, update nga nung CSR manager natin nung nakaraan, kung napanood nyo yung previous video ko, yung itanong mo kay CSR. So na-mention dun ni Sir Ronald na actually ongoing na yung integration nung system ni Unified tsaka system ni Bayad Center. Ibig sabihin, lahat ng billers na meron si Bayad Center magkakaroon or kumbaga papasok dito or ilalagay din sa Unified system natin. And would you imagine 1,700 billers, 'di ba, yung madadagdag dito sa system natin. Ayan. So very understandable naman bakit matagal siyang bago na integrate is because sabi nga ni Sir Ronald doon, explanation niya, isa-isa nilang pinapasok yung mga billers. And would you imagine 1,700 yun, di ba? And nagte-test ano sila, nagte-test transaction sila each biller, di ba? Para syempre, once na ni-run na siya or nagiging nag-live na siya dito sa system natin, is hindi tayo magkaroon ng mga problema. Kaya guys, ano, antay-antay lang, soon malapit na yan. Lahat ng billers, di ba, na meron dun sa Bayad Center, meron na din po tayo. So mostly yung provincial billers natin, pasok na din dyan. So yun po yung explanation dun guys. Ngayon, papakita ko sa inyo. Eh di, mamaya na lang pala. Pakita ko na rin yung mga billers muna. Balik tayo. Yun yung utilities. Ayan, telecom tayo. Ay, meron tayong Biontel, Eastern Telecom, Globe, ayan, Handyphone, Innove. Yung Innove, parang Globe dito, parang yun yung landline nila. So, PLDT meron, Smart, then Smart Broadband. Ayan, yun for that telecom. Ano pa ba dito? Airlines, ayan. Cebu Pacific, ayan. Pero syempre,
ito naman, hindi ka na magbo-book online, 'di ba, sa website ng Cebu Pacific, tapos dito mo babayaran. Syempre dito ka na mag-book sa system natin, 'di ba? Once na unified member ka kasi may ticketing business tayo. Ayan, credit card. Ayan, open natin. Allied Bank, PNB Credit, East West Bank credit card, Equicom. Ayan guys, basta nakikita niyo sa screen, RCBC, SB card, Standard Chartered, then Union Bank's Visa card. Ayan, pwedeng bayaran 'yan dito. Ayan, then government. Ayan. So, as of now, ayan, NSO. Maraming nagtatanong, sir, may SSS na ba? PhilHealth, Pag-ibig, ayun. To explanation doon, actually dati, yung mga SSL, PhilHealth, Pag-ibig, andito po sa system natin. Kaya lang nag-iba kasi sila nung parang online facility or parang online provider nila nag-handle nung payments. Kaya, temporarily, nawala sa system natin. Ngayon, pero NSO, pwede din naman dito sa system natin. Pero soon naman, guys, yun nga sabi ko, with our partnership with Bayad Center. Ayan. So, lahat yan posible talaga. Pasok na pasok yan sa banga. Ayan. Next tayo, insurance. Ah, ano na ba yun? Government insurance. Ayan, mga nagbabayad ng policy nila, di ba? AXA Life, Grepa Life, Manulife, Paramount Life, Philam Care, Pioneer Life, Pru Life, UK. Ayan. So, next, biller. Schools, ayun. So, may mga ilang schools tayo. DBTC, Don Bosco yata to sa Cebu, De La Salle, Santiago Sobel, Ramon Magsaysay, ayun, St. James, and UE, University of the East. Check natin yung iba. Others, ayun. May mga others tayo, guys. Ayun, Alabang Country Club, ayun. So, basta, tingnan nyo na lang. So, ito, gusto mo i-screenshot natin. Ayun, Red Cross, pwede ka mag-donate. World Vision, ayun, more on the donation part to. Radio Wealth Finance Company, ayun yung mga loans, pwede nyong bayaran po dito sa system natin. And ano pa ba? E-cash top up, ayan. So wala pa to as of now. Dito tayo sa MCWD, so Metro Cebu Water District. So naka-separate siya. So makikita nyo guys, ito tingnan natin sa may Metro Cebu Water District. Actually, hindi po mahirap mag-transact ng bills payment dito sa system natin. It's because, tandaan nyo, makikita nyo, may note, cut-off time for NCW bills payment is 4 p.m. Any transaction made after the cut-off time will be processed on the next business day. Restricted to own and family members MCWD accounts. Maximum of 10 transactions per month. Ayan, so may mga ano siya, may mga notes siya. Siyempre, kailangan lang nating basahin. And makikita natin dito guys, ayan, check status, enter consumer code, enter client name, first name, last name, address, mobile number, amount. Kaya very important na hinihingi natin yung SOA or statement of account para dahil tayo guys yung mag-i-encode or mai-input dito sa system, hindi naman si customer natin yung mag-i-input ng details nila dito sa system natin. Kaya very important na na-double check natin lahat ng details, spelling, especially yung ano guys, yung consumer code or yung account number talaga. Very important yun. Kasi once na nagkamali ka, ibig sabihin, wala na, sayang. Kumbaga, i-contact mo yun sa CSR natin. May charge po yun guys pag nagkamali ka sa bills payment. So, ito, very sample tayo guys ah. Meralco. Ayan. So which is yun naman yung pinaka usual, 'di ba? Especially kung nasa Luzon ka or sa Manila ka. So makikita niyo dito under Meralco, 'di ba? 26 digit Meralco reference number. Yun po yung hinihingi. Kaya makikita niyo sa baba, may sample siya, 26 digit Meralco reference number. Then may illustration or may picture. Saan mo makikita yung 26-digit reference number na yun? Ayan, parang naka-highlight, parang naka-red na rectangle siya na ano. So, ibig sabihin, kailangan hingin natin yung SOA from the customer, from the client. Kasi yung tayo yung kukuha doon. Ayan siya guys, makikita nyo, Meralco reference number. So, yun yung i-input or ilalagay natin dito sa system. And once na naglagay ka guys, sulat mo na lahat. Like for example, di ba 26-digit yan, huwag mo nang lagyan ng space. Huwag mo nang lagyan ng dash kung meron bang dash. So, ano mo na lang. Kumbaga yung 26 digits na yun, yun na lang yung ilalagay mo. Nan. So, tandaan nyo guys, di ba, uulitin ko, di ba, bawal magkamali dito kasi may charge po once na ipinaayos natin sa CSR natin. Kasi, tandaan nyo guys, system kasi itong ginagamit natin. Same with other na ano na pagpumunta ka ng Bayad Center or pagpumunta ka ng ano. So, hindi kasalanan ni client yun pag nakamali tayo. So, dahil tayo as business owner, dapat din double check natin. Kaya nga dapat yung mga tips, 'di ba, na sabi ng company, hingin mo talaga yung statement of account para ikaw mismo ma-double check mo lahat ng details. Ayan. So account name, syempre ilalagay mo yung account name. Kung ano yung naka-name, 'di ba, kung sa kanya ba naka-name yung biller o yung bill or yung sa ibang tao. Yung mobile number naman. Dito sa mobile number, guys, pwede mong ilagay yung mobile number ni customer mo or minsan kunwari na
tagalan ka or di niya nabigay ka agad. So, okay lang din kahit mobile number mo yung ilagay mo. Wala namang problema yan. Then, dito sa amount, ito. Yung sa amount, guys, yung ilalagay natin is yung actual amount. Kaya makikita nyo dito sa taas, so, sabi niya, please collect an additional 10 pesos for the convenience fee. However, please input the actual amount. Kung magkano yung actual amount sa bill, for example, yung bill niya, 1,055.50. So, yun yung isusulat ko dito, 1,055.50. Ah, nagigets, guys? So, hindi pa ko baga, basta kung ano yung amount na nasa bill or nasa SO, statement of account niya, yun po mismo yung ilalagay natin dito sa system. So, clear po yun, guys, ha? Then, syempre, enter natin yung transaction password natin. So, very important po yun. So, lahat naman ng transaction, tandaan nyo, dito sa unified system natin, once na hinanapan ka na ng transaction password, ibig sabihin, pinapa-confirm na sa atin yung transaction. So, before we enter the transaction password and before we click submit, syempre, dapat lahat yun na-double check na. Kasi once na-submit na yan, naging successful na yan, di ba kung nagkamali man tayo, so, kasalanan na po natin yan. So, kaya dapat, guys, na-double check talaga natin. So, yun siya, ayan. Ganun na siya kasimple. Try natin ilet. Maynilad. Try natin. Maynilad. Ayan. Sa Maynilad, kung makikita nyo, ayan. Ito, kaya makikita nyo, guys, talaga na iba't iba talaga, iba-iba yung notes. Kaya kailangan dito, pag nag-unified ka, magbasa ka lang talaga. Ito, makikita nyo, may naka-red na mga text. Oh. Please include 2 decimal places. Ayan, may example siya. Payment can be accepted 7 days prior to departure date or prior to due date, siguro ibig niyang sabihin. So, example, what if yung Maynilad na, tawag ba nito? Babayaran sa akin is, magkano ba? 500 pesos. So, kailangan ilalagay ko 500.00. Ayan. So, ayan, may example naman dito. So, yun lang yung gagayahin ko. Ganun lang siya kasimple, guys. Lagay ko yung account number. Kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunwari, subscriber name, Paul Ong. Ayun. So, ayun, transaction password. So, ganun na siya kasimple, guys. And dito naman kasi, lahat naman nung transactions natin, di ba, dito sa system, is meron naman tayong electronic receipt. Mamaya pakita ko sa inyo. And meron tayong electronic, ayun, electronic receipt nga. So, mamaya, mag-sample tayo. So, ganun na siya kasimple, guys. Ano pa bang, try nga natin telepono. Telecom. Ayun, smart. PLDT. Ayun, ganun lang siya, guys, oh. Account number, subscriber name, amount, transaction password. So, ganun lang siya kasimple. Ngayon, sa mga questions naman, Sir Paul, paano ba kami kikita through sa bills payment natin? Example, ito guys ha, explain ko sa inyo ng maayos. Example, yung babayaran na amount sa iyo, 1,000 pesos, lagay ko dito. Si customer magbabayad sa akin, PLDT, 1,000 pesos. Ngayon guys, every transaction natin ng bills payment dito sa system natin, sa home based, ano ha, sa home based account po yung dinidiscuss ko ha. Iba kasi yung income or may outright income yung pag e-cash pay center ka or hub. Yung i-discuss ko lang po dito is for home-based dealers. So pag home-based dealer ka, nagtransa ka ng bills payment dito sa e-cash account natin, every transaction meron tayong 10 pesos na system fee. So pag nagtransa ako ng 1,000 pesos, yung mababawa sa e-cash ko or sa fund ko is 1,010. Ibig sabihin yung 10 pesos na nun guys, hindi ko pa income yun. Diba? System fee yun. Ibig sabihin, mapupunta yun sa biller and sa system natin. No? So, nagigets po natin, guys. So, paano ako kikita? Kailangan mag-add ako ng own convenience fee ko. So, pwede akong sumingil or pwede akong mag-add, like, example, another 10 pesos or 15 pesos or 20 pesos. So, example, sisingilin ko si client ko, 1,030 pesos. Yung bill niya na babayaran is 1,000, ha? So, sasabihan ko siya, oh, may charge ako 30 pesos for the convenience fee. Ibig sabihin, babayaran niya ako 1,030. Ngayon, pag tinransak ko yun, yung mababawa sa fund ko is 1,010 pesos. So, yung pinaka-income ko dun is 20 pesos. Siyempre, natanggap ko na galing sa kanya, di ba? Binayaran niya ako ng cash. So, ibig sabihin, guys, yung income ko dun is yung 20 pesos. Di ba? So, per transaction naman po yun. So, dito, wala pong limit or walang fixed amount kung magkano yung convenience charge na gusto mo. May mga partners na ako, yung iba yung convenience charge nila nasa 50 pesos. Kasi bakit nasa provincias nila? Explanation kasi natin dun guys. Kasi diba baka sabihin mo, ay bakit ganun magre-reklamo? Bakit dun pag sa bayad center kami 10 pesos lang yung charge nila but sa'yo 30 pesos talaga? So yung pinaka-explain natin dun na pipila ka pa ba dun diba sa bayad center? Pipila ka doon, 'di ba? Mag-aantay ka ng ilang minuto, 'di ba? Minsan umaabot pa ng oras sa kakapila mo. And ganun din naman, may pamasahe ka din naman, 'di ba? Pagpupunta ka doon, 'di ba? Mamamasahe ka, either mag-tricycle ka, mag-jeep ka, mag-bus ka, maglakad ka,
Di ba? Unlike dito, kapitbahay mo lang ako, iaabot mo lang yung statement of account, itatrans ako agad, automatic tapos na tayo. So, ganun guys yung pinaka-advantage natin dito. So, kahit may charge tayo nung mag-extra charge ka ng convenience fee, so, very convenient pa din naman kumpara sa atin. Kasi imagine mo, yung bayad center, what time nagko-close? Minsan 7 p.m., 6 p.m., paglagay mo 8 p.m. yung iba, what if yung iba nasa trabaho pa or late na, di ba, nag-umuwi? Ano yung chance nila na pumunta sa bayad center para lang magbayad? Diba sa atin, imagine mo, katukin ka lang nila, kahit nga message ka nila eh, tapos send lang nila yung statement of account, pwede ka mag-transact, diba? So, ganun din guys kadali, yun po yung advantage natin dito sa bills payment natin. And, syempre, imagine mo, what if kumita ka ng 200, ay di, 20 pesos per transaction. Paglagay natin nakaka 10 transactions per day ka na lang. So, that is still 200 pesos per day. Okay lang pa, extra income, diba? Cellphone lang yung gamit mo, nasa bahay ka lang. Bills payment pa lang yung alone, hindi pa yun kasama yung ibang services natin sa Unified. So, imaginein mo, kahit 10 bills payment ka na lang per day, 200 pesos per day din yun. And, would you imagine, di ba, times natin sa 30 days, that is still 6,000 pesos per month, di ba? Okay or sobrang okay? Okay na okay talaga yun. Kasi imaginein mo nga, guys, sabi ko nga, extra income, nasa bahay ka lang, cellphone lang yung gamit mo, di ba? May internet ka naman siguro sa bahay or may data ka, pwede ka na mag-transact. So, ganun po kaganda guys yung bills payment business natin dito sa Unified Products and Services. So, with that, actually, na-discuss ko na din siguro lahat ng, ay di, papakita pala tayo guys ng ano, ng receipt. And tandaan nyo guys ha, dito sa reports, dito nyo makikita yung receipt, ayan, bills pay. Hindi ko sure ko, ay ito pala, ito may na-transact ako dati, NSO, ayan. Ulitin ko guys ha, dito sa baba, meron tayong reports. Then, hanapin nyo lang yung, pag-click ko ng reports kasi, hanapin lang natin yung bills payment. Click ko syempre. Ayan. So, meron akong dati na transact dito, NSO. Ayan, si Ma'am Irene pala na transact sa akin dati. So, ayun guys, download receipt ko lang siya. Click natin download receipt para makita natin. Ayan, so yes ko. So, magda-download lang siyang kusa and titingnan natin syempre yung receipt kung ano yung itsura niya. And okay, ayan. Antayin natin guys. Ba't naka-open ba yung BPI ko dito? Wait lang. Balik tayo dun sa... Ayan. Saan na siya napunta? Nawala na siya. Wait lang. Tingnan natin dito guys. And... Ito siya. Ayan. Open natin. So ito na siya guys. Na-download na siya. So hanapin nyo na lang. Depende kasi kung ano yung PDF. Kasi automatic guys naka-PDF file siya. So depende kung ano yung downloader na meron ka. Ayan, akin yung PDF viewer. So, ito guys, makikita nyo, ayan, ready to print na to. So, pwede ko na siyang i-print. Pero ako actually, hindi ko na siya piniprint. Either i-screenshot ko lang or pwede ko siyang i-send directly sa email or sa messenger kung na-screenshot ko. So, makikita nyo guys, oh. Ayan, so, tracking number, account number, account, ayan, account name pala, account number, biller name, NSO, yung amount, then yung convenience fee, then yung total amount. Kung makikita nyo guys, hindi siya nasama kasi 'di ba sabi ko nga 465 yung binayaran, 10 peso yun yung system fee. Hindi pa kasama din yung income ko. So possible siningil ko yata dito for 490 ba or 500 pesos basta parang ganun. So ako usually ginagawa ko, ini-explain ko lang kay customer, "Ma'am, diyan sa receipt hindi pa po kasama yung own convenience fee ko kasi wala pa po akong income diyan." So ganun po. Minsan naiintindihan naman ng mga customer, basta na-explain lang po natin ng maayos. Kaya dapat guys, ano, wag tayong high blood, syempre kumbaga dapat todo tayo sa, 'di ba, sa service natin sa mga customers natin para syempre magta-transact sila sa atin at paulit-ulit silang babalik sa atin. So, ito na po yung pinaka-receipt. Kung makikita nyo, parang dalawang copy siya kasi pag pin-print mo to, makikita mo merong branch copy, ibig sabihin copy mo 'yan. Sa baba is customer copy. Pag pin-print ko kasi to sa isang papel or isang A4 paper or bond paper or coupon bond kung ano man tawag mo, pwede ko siyang hatiin sa gitna. So, papirmahan ko kay customer, copy niya yung isa, copy ko yung isa. Diba? So, parang formal yung dating niya. So, ang ganda guys yung resibo natin. Kaya dito, every transaction naman talaga, may receipt naman talaga tayo na pwedeng ibigay kay customer. Ayan. So, hopefully guys, tapos na po tayo. Meron kang natutunan dito sa video natin. Kaya, kung nagustuhan mo yung video natin, syempre, like, share, and subscribe. Ayan. Kung may nakalimutan man akong i-discuss, please comment down po below. Diba? Kung meron kang tanong or meron akong siguro nakalimutang i-discuss or hindi ko nabanggit dito sa video natin. So kaya guys, huwag pong mahiya, comment down lang po tayo kung may mga questions po kayo. And syempre kung ikaw, nanonood ka ng video na to, hindi ka pa member ng Unified Products and Services. So guys, pwede mo akong i-message directly. So ilalagay ko po yung mga contact details ko, di ba? Kung gusto mong
mag-start sa Unify Products and Services, i-assist po kita and i-guide kita as your sponsor dito po sa business natin. So you can contact me on my contact numbers, Facebook and WhatsApp. Ilalagay ko dito sa caption box or sa description ng video na to. Ayan. So with that guys, ayan. Good morning po sa ating lahat and God bless.